Kapuso kapamilya, ito pong muli si Marpar Jr. at nga inibitahan po namin kayo na makiisa at manood sa ating gagawin pong performance review ng ating pong mga hurado para po sa ating pong top 5 performers po natin na sumama na pumasok sa ating pong kwarantahan sa Jeddah, the Voice of OCL. Tutunin nga po talagang napakahusay po ng ating pong mga contenders. Ngayon pa lang po, alam ko pong mahihirapan na yung ating mga hurado sa pagpili sa kanila kung sino ba talaga ang tunay na mananalo, sino ba ang tatanggaling kampiyon, kauna-unahang kampiyon ng kwarantahan sa Jeddah, the Voice of OCL. Ngayon po, ay kasama po natin ngayon ang ating pong mga hurado, ang ibang committees at ating pong ibang mga contenders. Yes, andito po ang ating pong hurado, Wilson. Wilson, ayan, kaway-kaway. Ang ating pong hurado, Madam Celia De Los Santos. Ma'am, kasama din po natin ang ating OCL Director, Mr. Benny Legaspi. Yes. At ang napakaganda na si Mauricia. Mauricia Garcia. At siyempre kasama din natin ngayon ang ating dalawa sa mga contenders na nandito. Yung kung iba ay may mga pasok. Si Julius Libalim at si Ray de la Peña. Para po sa inyong kaalaman, mamaya pong gabi, base po sa aming mapakasunduan, magsisimula na po ang aming pong votation. Votation po natin, piliin po ninyo kung sino ang karapat-dapat na tanghaling kauna-unahang Grand Champion ng OCL Got Talent. Pero ang inyo po magiging boto ay para lang po sa special award. Special award po ito, wala po itong bearing o wala po itong yung way doon sa magpili po ng ating mga hurado sa kung sino mananalo. Sa ngayon po, sa pagkatong pong ito nagpinali na, ang mga hurado lamang po ang magdedesisyon kung sino ba ang karapat-dapat na manalo sa kanila. Yung pong gagawin po yung pagboto, ito po ay para lamang sa special award. Yes, ayan. Kaya nga po, sa ngayon, talagang excited na po kami. Kayo ba not excited na sa ating pong mga hurado? Okay na po ba kayo? Handa na ba? Handa na ba ang contenders? Handa na. Ayan. Pero bago ang lahat, gusto ko munang ipakita sa inyo yung clips ng kanilang performance. Kasi po, para sa inyong kaalaman, kahapon nagkaroon po ng live na performance yung ating mga contenders. Live po yun at pinanood po namin. At ang napakasunduan, after ng kanilang live performance, magkaroon tayo ng deliberation o itong performance review natin. Pero yung kanilang grade, hindi po nila ibibigay. Ang grade po nila, ang isip po nila ay bibigay po nila ito sa Thursday ng gabi. Kaya mismo po kami, hindi po namin alam kung sino sa kanila ang mananalo. Secret po yun. Sila lang po nakakaalam kung sino pong mananalo. Kaya sa Friday mismo, doon po namin malalaman kung sino po sa inyo ang tatanghaling kauna-unahang kampiyon. Pero bago po yun, panoorin po natin ang kanilang video clips. Narito po. Our first grand finalist, Maria Cielo Zelda from Ikawayang, Bulacan. She's currently working as an ICU nurse and she's a member of Santo Niño Parish Choir. Please welcome Maria Cielo Zelda. Second grand finalist, Art Pagunsan from Valderrama, Antique, a licensed secondary teacher, major in English, 14 years in Saudi Arabia, working as a restaurant manager in Subaru, KSA, blogger, YouTuber, photographer, and videographer. Please welcome Mr. Art Pagunsan. Walang tulay na kayang tumawid sa mga taon kundi ang alaala. Our
grand finalist, Ray De La Peña, talentadong San Pascualino, champion. Pasakaw Singing Idol, champion. Boys Idols, champion. Please welcome once again, Ray De La Peña. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love and all we belong to. Our fourth grand finalist, Neil Leconan from Davao City, a band singer, the Filipino Stars of Jeddah artist, Philippine Consulate General Singing Contest first runner-up, Himig Handog first runner-up, Jeddah Pinoy Pop Superstar grand finalist. Let's welcome Neil Leconan. You gotta knock, talk, talk, baby. If you wanna impress me, you can be too pretty, mama. I know how to undress me, but let me be your fantasy, or maybe you could be mine. Our last grand finalist, Julius Dibalim of Yupon, from Malolo City, Bulacan, an IT graduate with flying colors, a certified Rotarian, and a theater actor, proud member of CHATCA, Teatro ng Artistikong Kalumpiteño, loyalty awardee of Malolos Bulacan, and currently working at Almunip Enterprise as a head designer, store head for Chocoline that's run KSA. Let's welcome Julius Dibalim. When I am down, into my soul, so weary, when troubles come, and I am still awake here in this silence until you come and sit a while with me. Yes, 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 yan po ating mga five contenders na nagagaling mga contenders. Kita po ninyo naman, iba't ibang atake nila sa pagkanta. Merong emotional, may makikita kang parang popstar, may makikita ka dyan na talagang makapasayaw ka sa kanyang pag-awit. Talagang, bawat yan sa kanila, may kanya-kanyang interpretasyon at may kanya-kanyang paraan kung paano ipakilala ang kanilang galing bilang mga singers ng Jera. Yan. Pero bago mo natin yan, gusto ko munang marinig kung ano ba ang masabi ng ating OCL Director General, Tito Benny Legaspi. Pwede po bang ano kayo, sa kabuuan ng kanilang pag-awit, ano po ba inyong marasabi? Paki-unmute po kayo. At yes, Tito Benny Legaspi, yes, ano po inyong marasabi sa nakita niyong napanood po niyo kanyang performance po nila? Yan. Thank you, Chairman Mar. Of course, ating mga orado, si Consul Jane at saka si Thor Monsilvia, si Ka Wilson, at of course, yung team mo. Alam mo, Chairman Mar, habang pinapanood ko, para bang I'm being transported doon sa actual stage. Kasi napakagaling. Iba-iba yung style ng pagkanta nila, pati yung pagpili nila ng kanilang mga kanta. Really, I'm really amazed na with all this, you know, bagong technology, kaya rin pala natin makapag-produce ng mga magagaling at talagang may puso ng mga awit. Chairman, thank you so much ha, for bringing this out at para makita ng mga tao sa di lang sa Jeddah pero sa buong mundo. Back to you. Yes po. Para po sa inyong kalaman, sa ngayon meron po tayong halos 19,000 na na members po ng ating kwarantan sa Jeddah. Sabihin 19,000 na viewers, likers, voters, ganun po karami yung ating pong nanonood sa atin. Kaya nga ang ating po mga audience hindi lang po sa Jeddah, kundi po sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar. Nakita ko po noon nung kanila pong votation, iba't iba yung nagbo-vote sa kanila, iba't ibang bansa. Yan. At ngayon naman, siyempre, pakinggan natin naman ang sabihin naman. Ano ba masabi ng ating pong
at WCC Chairwoman Miss Maui Garcia. May to, pwede ba kayang ano, ibang mahingang ka namin ng konting panalita kung ano ba ang nakita mo doon sa performance ng lima nating kalahok. Sige, Maui, pasok. Paki-unmute po natin. Madam Maui, paki-unmute ang inyong video. Hello, hello. Good afternoon muli sa lahat. Congratulations yes. In advance sa lahat sa inyong lima. Ganamang napakiti at in love ya ako sa galing ng ating contest. Talaga pili ang limang ito mula sa 22 na mga elimination rounders. Ngayon, lima na lang at dyan mo makita ngayon kung gaano kagaling ang mga natitirang lima. At sa nakikita ko sa kanilang mga performances talagang they deserve to be the finalists of this karantahan dito sa Jeddah. At malalaman natin ngayon kung sino talaga ang mangingibabaw sa kanilang abat. Sa ngayon, mga winners na sa aming puso kasi nakikita doon sa mga 22 winners at di natin ikita ang magaling at makakabuta, makakuha tayo ng mga magagaling talagang mga singers sa buong Kingdom of Saudi Arabia. We are proud of you, 5 contenders. Congratulations in advance. Thank you so much. Back to you, Marpar. Thank you, thank you, thank you. Siguro baka tayo tuloy ang pumalaot sa kung ano ba ang komentaryo ng ating mga hurado. Ay, pakinggan naman natin, o interview natin ng konti, si Ray de la Peña. Ray, pwede ka ba naming ma-interview ng konti? Kung paano mo pinaghandaan, paki-ano po ito, paki-mute yung inyong, ano. Kumusta ka na, Jerry, dyan? Kumusta ka na? Okay lang, sir. Nasa, ano po, ako, kwarto. Nasa kwarto. So, matanong pa lamang, paano mo pinaghandaan itong ating pong contest ito? Paano ka naghanda? Ano sir, syempre, yung songs ko po talaga, honestly speaking, hindi po talaga yung kanta ko. Pero po kasi, syempre may pinagdaanan po. Kumbaga para po, yung kanta ko na yung para po talaga yun sa brother ko. Song niya po kasi yun sa ate ko. So yun po, kaya yun po talaga yung hinandog ko. So buong puso ko naman po siya, binigyan po ng speech sa singing ko po. Sana po nagustuhan po lang. Yes, kaya paragdaman-dama namin yung pag-away kahapon. At three for information, na pumanaw yung kanyang sister-in-law. At habang yes, siya is kumakanta kahapon, nakasat kami dalawa, sabi niya, sir, medyo nagiging emotional yung kanyang pag-awit kasi 50-50 yung kanyang sister-in-law at nice marinig yung kanyang awitin bago man lamang siya pumanaw. Then pagkatapos po noon ay wala na po siya sa pagkatong ito. Hindi po natin siya kapiling pero maaari pong kapiling na po siya ng ating pong Diyos sa buhay. Amen? Sige po, maraming salamat. At nakita ko din, Ray, kung paano ka ano sinuportahan ng inyong mga ng inyong grupo ng NSI at ng ibang mga ng barangay kababayan. Nakita ko yung talagang suporta nila sa iyo, matindi. Dahil mong kaibigan, nakita ko ba ko parang dito? Parang hindi ka magbuni. Bali po yung mga kaibigan ko po tapos yung iba po yung customer po namin. Tapos parang sinershare lang din po na ganun po. Customers ang naganon sa iyo kaya talaga. Tapos mga kaibigan ko rin po ganun. Thank you po. Thank you po sa lahat. Thank you, thank you. Ito naman, pakinggan naman natin, Julius Dibalim. Paki-unmute ang ano. Julius, nakita ko talaga buo ang suporta sa iyo ng mga taga-Nadran. Solong-solo mo ang Nadran kasi ikaw lamang ang natatanging senior na pumasok sa Nadran. Tama, ikaw lang naman na nandoon. Kaya solong-solo mo sila. Nakita ko yung solid yung kanilang pag-ano sa iyo. At ang, alam mo, ang one thing na gusto ko kay Julius, talagang napaka-ano niya, yung nakita ko siya yung pagiging mabuting anak. Sa paanong paraan, kung paano ko magsalita, kung paano sila batiin, nakita ko na very close kayo ng inyong family. Talagang nakita ko yung kung paano mo i-express. Kasi sa ngayon, bihira ng mga kalalakihan o bihira yung sa ating mga edad na sasabihin natin in public directly, I love you mama, I love you papa. Sa pagkakataon ito, nakita ko kung gaano kakabuting anak sa iyong mga magulang. So, maraming salamat po. Sige. Bali, nung hindi po talaga ako nakapag-prepare kasi ilang araw na po pabalik-balik dito sa hospital. Pero nung nandito po ako, napaisip po ako kung anong kanta yung kakantahin ko. And then, suddenly, naisip po na baka kung ano mangyari sa akin, I want to say something to my parents po ka ako. Gusto ko makapagpasalamat at
may pagmalaki ko sa lahat na pinalaki ako ng magulang ko ng maayos at pinagmamalaki ko po na mahal ko sila. Ang galing. Talaga naman pong ano, talagang medyo may kanya-kanyang ano talaga. Kaya palip na nilang pangakantang inawit, ay mayroong pinagadaanan o mayroong kaugnayan sa puso nila. Yung pong isang ano talaga, parang si speech lang, di ba? Ano, Tito Benny, Tito Mamawi. Kapag tayo nag-i-speech, kinakailangan yung sarili nating experience, yung pinakamagandang sabihin. Yun yung para at least damang-dama mo o talagang kabisado-kabisado mo kung paano ba sabihin yung mga bagay na yon. At ngayon, handa na ba kayo? Dahil kami ay handa na. Pakinggan natin kung ano ba ang komentaryo ng ating mga hurado. Simulan natin sa ating contender number one. Sige? Ayan. Tagali ko muna yung sound at para makita natin, balikan natin si... Ayan. Balikan natin ang ating una, Shelo Zelda. Ayan. Shelo Zelda, ang ating contender number one. Ano kaya masabi ng ating pong hurado Wilson sa performance ni Shelo Zelda? First, ay bumabati ako ng magandang hapon sa lahat. Of course, sa ating top 5 na kung saan ay they reached this far sa competition na ito. I believe there were around 26 contestants and then there were trimmed down to 13 and now 5. And that is a big leap sa kanilang singing career, ika nga, na napasama sa top 5. Well, dito naman sa final, hindi mo na, kasi nalalampasan na nila yung stages of competing with their voice quality, yung kanilang, ang pinagbabasihan nila natin dito talaga is how they will deliver. Kaya nga ni-request namin mga judges ang mag-live para makita natin talaga yung total quality ng kanilang boses. Kasi iba talaga yung dating ng live performances. And to Shelo, well, she sang the song Try It On My Own ni Whitney Houston. Na kung saan, alam naman natin si Whitney Houston ay power ballad, no? Talagang napaka-powerful ng kanyang mga kanta. And to Shelo, nakikita natin yung sa kanyang pag-deliver ng kanta niya, ang pagiging ano eh, yung talagang nasa yung theatrical attack ng kanyang boses, no, yung kaluwagan ng kanyang boss, marinig mo yung maano mo sa kanyang pagkanta, yung clearness, yung crystal clear ng enunciation and pronunciation ng bawat words na sinasabi dun sa kanta. And she delivered it kahit na kagagaling niya lang sa duty. Alam kong night graveyard duty yung kanyang madaling araw siyang lumabas. At ika nga, hindi pa talaga masyadong nakapahinga yung kanyang boses. But she delivered it well. And congratulations to Shelo dahil malinis niyang na-deliver yung kanta. At well, of course, syempre, hindi natin na-expect yung extravagant gestures or whatsoever kasi nga nasa video lang and live. But congratulations dahil ang sa akin lang ay maganda yung pagkaka lapat niya ng kanyang pagkanta doon sa kahit ito ay power ballad at ang kanyang boses ay medyo parang sa teatro, ay nailapat niya ng maayos yung kanta. And yung gamit niya ng falsetto, yung gamit niya ng nasal voice, ay nagagamit niya ng malinis dito sa kanyang inawit na Try It On My Own ni Whitney Houston. So, in total, ay congratulations, Shelo. Job well done. Yes, okay. Thank you. Talaga namang naka-encourage yung sinabi ng ating judge, Wilson. At kayo naman, ano kayo masabi ng ating judge, Sylvia De Los Santos? Sige po, paki-unmute po kayo, Madam Sylvia.
Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. And just like Wilson, I would like to congratulate Sir Mar, Sir Benny, si Mamawi, lahat ng those people who are involved in this kwarantahan sa Jeddah Online Singing Contest. This is truly a timely activity or event for us Filipinos here abroad. Maraming pong salamat. Talagang everything is done online, you know? Kaya maganda po. Very entertaining and I really congratulate you for doing this. I commend you for this project. Now, about Cello. You know, Cello, you have a very lovely singing voice. And I love the simplicity and clarity of your notes, which are, I would say, your assets. No, since the first time I heard you perform, I started looking forward to your next performance. No, parang anghel. You have a very angelic voice, and malinis kang kumanta, malinis ang mga nota mo. And gustong-gusto ko yon. As a musician, gustong-gusto ko yon. And devoid siya of yung mga unnecessary palabok na mga ano, na mga notes. It's bagay na bagay sa'yo. Bagay na bagay din sa physical appearance mo, yung simplicity, yung beauty mo. Bagay na bagay talaga. And tuwan-tuwa ako sa'yo. However, since this is a singing competition, in your final entry, I was actually hoping to hear a more imposing performance from you. Nakulangan ako dahil alam ko may malaki ka pang ibubuga. Alam ko yung sabi ko, nako, alam ko meron pa ito eh. Meron ka pang ibubuga. But then, siguro, alam mo napakahalaga sa competition yung choice of song. So talaga dapat pag competition, pipili kayo ng song that you can really show the prowess of yung range ng boses nyo, yung strength ng how you much you can control your voice, yung ganon, yung degree ng how you're going to make it soft, loud, yung ganon, how you are going to express your emotion, yan. So alam kong kayang-kaya mo yan, kaya lang dun sa dito sa ano, I want more from you. Ganon. Anyway, but then I thank you for coming out and for showing to the world your beautiful singing talent. Still, I will still be looking forward to your future performance. I hope to hear from you. Yes, ang galing-galing naman. We look to hear from you. Actually, alam ko na hindi ito magiging after nitong ating kwarantahan na to. Meron pa tayong mga susunod pa mga projects. Of course, invite pa rin namin kayo na kumanta. Marinig nyo pa rin po lahat sila nakakanta sa ating po mga susunod na mga projects. Meron po tayong TikTok challenge. Meron po tayong mga ano yung Got Talent. Of course, habang naghahantay, kailangan natin ng mga performers. Marinig nyo pa rin po sila. At sana, pag natuloy na yung ating event sa consulate, ibitahan po natin sila na umawit po doon. Bago tayo umalis sa kanya, pakinggan natin for the last time ang kanyang performance. Okay? Uh-huh. Yes. Hanggang natin. For the last time. I'm gonna give it real low. It's time for me to do it on my own. Yes. Okay. And now, dadako naman tayo sa ating pong susunod na performer. Contender number 2. Pakinggan po natin muli para ma-repress sa inyo. Okay? Number 2. Our second grand finalist, Art Pagunsan from Bagderrama. Diba, mga kababayan, talaga naman pong very emotional ang kanyang pagkakaawit at talagang para sa ating mga OFW. Talagang lahat tayo makaka-relate sa kanyang inawit na kung saan
Buhay OFW, na naalala mo yung iyong mga anak habang pinano ko to, habang pinapakinggan ko itong awiting ito. Yes, at alam ko na sa pagkatong ito ay damandama din ng ating mga hurado ang kanyang pag-awit. Yung kanyang naramdaman ko ay naramdaman din ng mga hurado. Pakinggan po natin. Judge Wilson. Paki-unmute ang iyong sa kanyang komentaryo. And once again, congratulations Art Pagunsan dahil nakapasok ka dito sa top 5. And you deserve to be in the top 5. From the start pa lang ay distinctive na agad yung boses mo, narinig ko na parang napakalinaw, like Cielo, na malinaw din siyang bumigkas ng yung clarity ng kanyang pagbagsak ng taas at pagbaba. Kasi alam ko, baladir itong si Art eh. So talagang nabibigyan niya ng magandang performance yung mga kanta na inaano niya. Lalo na itong kanyang panghuling awitin na talagang katulad nga ng sinabi ni ating host na si Chairman Mar, ay madadama mo yung pananabik bilang OFW, yung ikaw ay uuwi. Parang na-miss ko talagang umuwi. Parang mamimiss mo talagang umuwi, no? Dahil sa meeting yan. And of course, yung emotion, yung tamang lapat ng emotion, bagamat ito ay walang personal napagkikita, nandyan lang yan sa camera, pero mararamdaman mo pa rin yung emosyon na tinatranscend ng awitin ni Art papunta sa amin, na parang namimiss mo talagang umuwi. At of course, yung ating inang bayan na makita mong muli. At yung isa pang bagay na kay Art ay yung tamang pagbigkas ng mga words, ano? Importante 'yon na malinaw nating nasasabi yung bawat lyrics ng awitin, dahil bilang isang mga awit tayo ay nagdadala ng mensahe sa pamamagitan ng musika na siyang dapat na maiparating natin sa mga nakikinig, hindi lang sa ganda ng boses, hindi lang sa galing, kundi na i-deliver mo ng malinaw at maayos talaga ang mga bawat liriko ng isang awitin. Isang bagay na kinokomment ko kay Art, yung malinaw niyang pagbigkas ng mga salita, kung paano niya ito bibitawang malakas o hihinaan yung kanyang boses upang patuloy nating panamigan muli ang susunod niyang mga nota na bibitawan. At sa kanyang performance na ito sa awiting pag-uwi, actually it is sung by Martin Rivera, ay bagay na bagay sa boses niya. It resembles everything at nakakatuwa yung kanyang performance. Na ika nga dito sa ating nabuong palatuntunan na kwarantahan at singing contest ay may pagmamalaki ng anong proyektong ito ang nabuong mga finalist dito sa ating patumpalak na ito. And congratulations to Art and God bless you. Yes, ang galing-galing naman ng ating yung hurado. Actually, yung nakikita ninyo, hindi ko nakikita. Siguro dahil siguro na hindi ako ganun kahusay na singer talaga, talagang pang-host lang talaga ako. Tama na sa akin noon. Nakakatuwa naman. Okay, Madam Celia, meron pa kayong gustong nais idagdag o nais sabihin po kay ating si Ate Contender Art? Sige po. Okay. Unmute. Paki-unmute po kayo. Paki-unmute. Yeah. I'm excited to say something about Art actually, okay? You know, Art sounds like a professional singer. He chose his final piece very well. With the degree of difficulty of the piece, Art was able to show the prowess of his voice. And I really favored the way he controlled his breath,
the way he attacked and emphasized important notes, magaling siya doon. Magaling siya. And another good thing, there is depth and emotion in his delivery, like a great storyteller. Ang galing niyang magkwento. Nakakapagkwento siya habang kumakanta siya. And I got totally amazed. And talaga nakuha niya ako. Nakuha niya yung attention ko. Talaga nakikinig ako. And feel na feel ko, you know, yung there is a hanging feeling of a beautiful, and hanging feeling after his performance. Yung parang may beautiful thoughts kang, oh nga, ang ganda na. No. Mag-iisip ka pa. Hindi yung tapos na, class, next. Yung gano'n. No. Meron pa. Meron kahit tapos na siyang kumanta, na may hindi pa ta- sa puso ko sa ano hindi pa siya tapos, naiisip ko pa rin yung kinanta niya, yung performance niya, yeah, that's, and it's really nice, I like it. So Art, congratulations for a splendid performance. You very well ano, combined your heart and your mind in your performance. Matalino kang kumanta, and you sang as if you owned the song. You owned it. And wow, congratulations. And wow, I look forward to just like Cristela na yung marinig ka namin pa ulit. Nakakatuwa na may sa tagal na namin dito sa Saudi Arabia, no, talagang hindi nauubos yung mga magagaling na singers. Sabi ko, pagaling, ang galing. Ang galing. Kasi noon pa, nag-judge na rin kami sa mga singing competition. Tapos nakita ko, galing, kakatuwa ang Pilipinas. So, you make us all very proud. Congratulations. Yes. Nakakatuwa naman po talaga sapagkat ang ating po mga ano mga performers dito sa Jeddah, maraming lumalabas ng mga bagong mga mukha. Nakakatuwa dito sa ating mga ano sa ating top 5, mga bagong ano sila, mga bagong mukha sila. Sila yung mga hindi natin nakikita. Ayan, mga kaubayan, dalawa pa lang po yung narinig. Meron po tayong tatlo. Excited na ba kayo? Dahil ako, excited na. Pakinggan natin ang pangatlo. Ayan. Ray De La Peña. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. Our fourth grand finalist. Ray De La Peña, ang ating pong ikatlong grand finalist natin. At uli, pala-information, nagaya po na sabi ko kanina, habang kumakanta siya, medyo konting chatting-chatting, luha-luha, ano mo yung huhuhu, yung talagang medyo, alam mo na, merong talaga siyang dinaramdam o yung merong siyang saloobin at datan habang siya umaawit yung daw pinipili niya kanta dahil kinakailangan request ng kanyang, ano, ng kanyang hipag. Sa pagkatong ito, naka-apekto kaya sa kanya yung kanyang dinaranas o ito ba ay nakatulong sa kanya? Pakinggan natin kung ano kaya ang komentaryo ng ating mga kurado. Ito ba ay nakatulong o merong medyo hindi magandang epekto para sa kanya? Kurado Wilson, pakinggan po natin. And first, all again, congratulations Ray De La Peña sa pagpasok sa top 5. Lahat naman itong nasa top 5 para they all deserve to win sa patimpalak na ito. And it's another, at hindi na talaga katulad ng sinabi ni Tita Sylvia, hindi na surprise na may marinig ka na bagong mukha na Pilipinong umaawit kasi talagang parang nakakabit na sa atin ang microphone at saka ang speaker sa mga Pilipino, no? Talagang naturally born singer na talaga, lalo na yung generation ngayon na available na lahat ang videoke, karaoke, hindi tulad ng panahon natin noon na mahirap kumanta sa cassette tapes. And today, tulad yung iniwang question ni Chairman Mar, kung nakatulong ba yung emosyon na sa current situation niya, I think it helps him a lot na
magkaroon ng internalization doon sa awitin, especially yung song na Lady, ano? Since nga yung nangyari doon sa kanyang hipag ba yun? Ay na talagang inalayan niya ng buong puso. Dala-dala niya dito yung ano eh, yung puso niya talaga sa awiting ito. Hindi lang para ipakita yung kanyang husay at galing sa pag-awit, kundi yung kanyang buong puso ay talagang inilagak dito sa awiting ito na kanyang inialay doon sa kanyang hipag, no? One thing kay Ray, I'd like the yung crisp, ano, yung crisp, yung huskiness ng kanyang boses na pag tumataas na to na parang nagiging husky siya, nagkakaroon siya ng yung medyo malaki na mahanging boses, no? Bihirang marinig natin yan sa mga ballad singers, no? Mostly kapag pag balladeer ay buong boses na malaki, pero sa kanya yung alakihan ng boses niya ay nandoon yung crisp, no? Parang mayroong nanamnamin ka sa huli na bumabalot ng hangin na sa kanya ko lang narinig sa kanyang mga performances, no? And isang ano ko lang doon sa awitin, isang bagay laging sinasabi ko, importante yung enunciation, ano, or pronunciation ng words, na kailangan talaga clearly natin itong nasasabi. Do konting, napaka little ano lang yon, little point na na madaling ayusin, pero ito ay importante especially when we are joining singing contest or even performing lang, ay importante talaga na full package mo itong ma-deliver. At sa iyo, Ray, congratulations, dahil alam kong pagod kayong lahat nung live video kayo, talagang galing pa kayo from work, or you need to skip your work para lang mag-video. So napaka liit ng oras para gawin ito, but then ay ika nga ay full-fledged color nyo itong na-perform at na-deliver sa aming lahat. So congratulations and God bless. Yes. Alam niyo po ba ang ganda ng sinabi ng ating Judge Wilson? Sabi niya, meron siyang atake na talaga ng yung sa kanya lang, sa kanya. Alam niyo po, mga gilong na manonood, ang isang singer na sumisikat, siya yung meron kakaiba. Meron siyang ginagawa na siya lang. Kasi hindi yung gaya-gaya. Kapag kasi ang boses mo ay ginaya mo sa ibang singer, hindi kasi sikat o dumagaling ka. Kasi ang makikita, yung singer pa rin na ginagaya mo pag kumakanta ka. Pero sabi nga niya, merong atake daw si Ray na sa kanya lamang, meron siyang atake na nanig niya si Ray lamang. Ibig sabihin, pag ganito ang tao, sisikat ito. Kasi meron siyang sariling atake. May sariling siyang pakakilanlan, ako si Ray, kasi ganito ko ubawit. So ganun po, ano kaya naman ang masabi ng ating Judge Sylvia de la Torre, Sylvia de los Santos. Ayan. Pakiaan po kayo, Okay. So, naging Sylvia de la Torre na ako, ha? Okay. Alam nyo talaga, every person has a unique voice. Okay, walang tao na talagang exactly makakatulad ng boses ng isang singer. For example, halimbawa, ako, ginaya ko si Whitney Houston. Hindi nga ako kasi sisikat kasi mas magaling si Whitney sa akin. So, manggagaya lang ako. But if I produce the uniqueness, I create, na may deliver ko yung uniqueness ng boses ko, then I am promoting myself. Kung gagaya ko lang si Whitney, then I am promoting Whitney, not myself as a singer. So, ganon. So, dito sa mga nating mga singers, they are promoting themselves. Okay. Hindi yung original artist na singer ng song, but themselves. And then, that is really good. For Ray, amongst singers, their voices are the instruments. Okay?
So, ang boses nila, yun ang kanilang instrumento. No? For Ray, I would say he knows how to play well with his instrument. No? Through his performance, he showed how good he can control his voice. From piano, moving to crescendo, until forte. Wow, he can do it. He can really control his voice and it's, he can put his heart into his song. No? Pinakita niya. He knows where to breathe and create a beautiful phrase. And that is very important in among singers, no? Hinahanap ko 'yun palagi. There were just some, you know, some notes that are a bit flat, but overall he did a fine performance. He is I would say a very promising balladeer and truly an amazing and passionate singer. So keep it up. Pagaling pa kayo ng pagaling habang tumatagal, basta seryosohin niyo lang itong pagkanta ninyo. It's a gift from God. They are so blessed. Yan. Thank you. Talaga namang, no. Meron daw pong nais mag-amito, pumasok ng mga contenders. Pwede po mong paki-accept kasi hindi ko silang ma-accept sa akin. Tinatry ko. Okay. Talagang nakatuwa naman. Nakatuwa naman itong ating mga contenders at saka itong mga ating mga hurado sa kanilang sincere na kanilang pagbibigay ng komentaryo sa ating mga awit. Ngayon naman, ika-apat na tayo. Sige, pakinggan muna po natin ang kanyang pag-awit ng ating ika-apat na kalahok. If you wanna impress me, you can be too pretty, mama. I know how to undress me, but let me be your fantasy. Or maybe yes. You could okay, be mine. Iba't ibang atake ng ating mga performers. Ngayon naman, mapasayo ka sa kanyang atake. Yan. Mapasayo kaya ang ating mga hurado sa kanyang atake ito. At medyo naiba siya sa mga nauna sapagkat yung iba ay medyo emosyonal. Ito naman ay dinaan niya sa sayaw ang kanyang emosyon. Yan. Mapasayo kaya sa sayaw ang ating mga hurado. Pakinggan natin, Judge Wilson. Okay. Okay, unmute, Judge Wilson. Okay, so to Neil, congratulations also for being one of the top 5 finalists. At I really enjoyed this performance kasi ito nga yung kakaiba, no? Ito yung sinabing parang out from the shell. Ay yung kanyang comfort zone kasi yung mga dati niyang performances ay puro mga classical ballad songs and then he now turned into a classic danceable songs ni Tom Jones, ano, at nakita naman natin yung kanyang preparation. Nahirapan siya siguro humanap ng lugar pero may mga lighting effect pa siya na nakita natin doon sa kanyang live. Parang actually performance level na rin yon na ginawa talaga ni Neil sa atin, ano. In-enjoy na lang niya yung last moment of his performance dito sa final na ito. At ako bilang audience and judge ay nag-enjoy ako sa kanyang performance. With that kind of song, yung Kiss, well, alam naman natin ang kumanta nun ay sa Tom Jones at kung gaano ang lapat ng voice range ni Tom Jones nun sa kantang yun. Though ito ay parang cute version nung song na Kiss. Na napaka enlightening lang. Ano no, may enlighten ka lang na parang besides sa napakaraming problema ng mundo and here is a performer na binibigyan ka ng enlightenment na aliw to shaken off those worries na nung worrying na natin sa mundo na nangyayari sa atin sa ngayon. So this kwarantahan really nabigyan niya ng ano
na magandang impact, ika nga, that we can still enjoy even though we are at home and quarantine, ay makakapagbigay pa rin tayo ng aliw at saya sa mga audience natin. And sa boses, of course, ay yung sa bandang huli lang, yung sa kanyang twist, yun lamang nagkaroon ng konting ano. Pero congratulations pa rin dahil binigyan mo ng konting bali yung huli ng yung pagbilit ng kiss, ganon. And ano pa ba ang comment ko dito? Yun lang. At importante talaga, importante, katulad ng narinig ko rin kay Tita Sylvia, ang song choices. Kasi ito ay final na. Importante ng maihanda mo talaga kung ano yung best, pinaka-best mo, least best performance mo na todo-todo naman ang ibibigay during the finals. And for me naman, katulad ng sinabi ko, it is an enlightening performance na ako ay nag-enjoy. And congratulations sa iyo, Neil. God bless. Yes, 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 yes. Alam mo, oo nga, itong si Neil, first time ko siyang makita umawit ng ano ng ganyang pa-dance. Normally kasi ang kanyang mga kinaawit, yung mga Disney, tapos yung mga ballad, yun yung ano. First time ko siyang makita umawit ng ganyan. Isang bagay yung aking hinihintay. Misa kanyang makita kong umawit ng ganyan ang ating Judge Wilson. Hindi ko pa siya nakita kong umawit ng sumasayaw siya. Kaya-kaya niya yan. At saka si Montilla, hindi ko pa rin siya nakita ng ano, nakita ng umawit ng kinakailangan, yung talagang kakaiba. Parang si, sino nga yun? Si Beyonce. Oh, kailangan. Oh. Ayan. Sigurado ko naman yung ating mga performers, ating mga judges, kaya niya nang gawin lahat ng bagay na yan. Hinihintay natin. Okay? Handa na ba kayo sa ating pong huling kalahok? Huli natin. Huli na po natin na siyang contender sa mga oras pong ito. Ang ating huling grand finale. Ha? Sino? Si Ma'am Sylvia, hindi mo pa... Ayun nga pala! Naano ko sa ano eh, na bila kong... Nalibaw nga ko doon sa pagsasayaw ni Ma'am Sylvia. Kasi hindi ko Ma'am Sylvia, Madam Sylvia yung kanyang pagkasayaw eh. Ganyan tayo. O sige po. Okay, Ma'am. Ano po ba ang masabi natin kay Neil? Neil, as a singer, is a great performer. No? He has the charm to move his viewers to be with him in his music. In fact, ako nung, napapaganyan-ganyan ako, yeah! Nung kumakanta siya while listening to him. He didn't just sang, but he used his full body to capture his audience. No? Even his eyes were sending the message of the song. No? In his final entry, this competition, his voice was really resonant, no? And the lyrics were clear. Dito talagang naibigay niya ng gusto yung clarity ng lyrics. Okay? Tapos yung boses niya, talagang may ibigay niya ng todo. Maganda. So, Neil, congratulations. Okay? You're a very entertaining performer. And just like what I said earlier, na-entertain kami, parang ako nasa dance floor kanina, no? Nadadala mo ka pa, may ilaw ka pa, ano, nakikiba, ready talaga ito. Ganon. Kaya la, dahil competition ito, mas gusto ko pang marinig yung iba mo pang kakayahan. Kaya yung may ilalabas ka pa eh, dito, na in-entertain mo kami. Inaalis mo yung negative vibe, negative energy, kasi talagang pag ganyan ka sa amin, pinag-ganoon, walang stress, walang tension, yung ganoon among the viewers. So maganda, no? Nadala mo kami doon. Kaya lang, gusto ko sana mas pumili ka pa ng mas fitting na boses na lalabas pa yung galing mo. Okay? Yun lang. But you're a great singer. I excited akong mapanood ka ulit. Yes. Thank you. Yes, yes, yes. Actually, yung ginawa niya, pwede-pwede sa ating ano yan kasi meron kaming Lockdown's Got Talent. Oh, so after ito, after nung TikTok challenge, meron kami Lockdown Got Talent. So yun naman yung sama-samang talento. Pwede kang umano, pwede kang sumayaw, pwede kang kumanta, pwede kang mag-tumbling, pwede kang kumain ng apoy. Yes, at nakita ko kayang gawin ni ano yan, ni Nilian. Kayang-kaya niyang gawin tumulay sa alambre.
napakat meron siyang pinakita ngayon kanina. At ngayon, handa na ba kayo na pakinggan? Bakit ganun? Callboy talaga ang pangalan mo dyan? Callboy? Ah, pseudoname. Pseudoname niya. Okay, sige. Ito, ngayon naman ang ating pong isa nating napaka-emotional din na ating pong, alam ba yun na, medyo natas naman ako doon sa kalinang speech niya bago siyang sinabi na kanina. Kung ano man ang mangyari sa kanya, pinili niya yung kantang yon na yung You Raise Me Up kasi may sakit siya. Para bang ang feeling niya, kung sakaling kukunin na siya ni Lord, parang gano'n at least na ano, yung bang nasabi niya sa mga magulang niya, You Raise Me Up. The Raise Me Up. To more than I can be, yung gano'n. Parang pinalaki niyo ako ng ganito ako. Kunin man ako ni Lord, mawala man ako, pasalamat sa inyo. Nakaka-touch. Naramdaman ko yon yung sincerity ng kanyang sinabi. At ngayon naman, ay atin namang pakinggan kung ano kaya ang masabi nitong nakapito nga kaya yung kanyang sakit sa kanyang boses o maunawaan kaya ng ating mga hurado na yung kanyang kalalagayan, yung kanyang boses dahil sa kanyang sakit kung naapektuhan man ito. Actually, sabi nga po sa inyo, hindi ko po alam kung naapektuhan, hindi. Sapat hindi naman po ako ganun kagaling na singer. Ako po ay kagaling na organizer po ako pero hindi naman ako paano sa singing. Kung chatter po yan, kaya-kaya ko kayo i-judge. Kasi ako po ay chatter actor, chatter director. Pakinggan po natin ang nasabihin ni Judge Wilson. Okay, Judge Wilson, pasok! Yan, kasama natin ngayon si Julius din. Yan. Julius, kamusta ka na ngayon? I believe na Julius is recuperating from something. Siya ay may karamdaman. Ito ba? Opo. Opo, bali pa-discharge na rin po. Nag-aantay na lang po ng service. Pa-discharge, it means nasa hospital ka or... Nasa waiting area po. Waiting area, okay. At siya po ay umawit sa atin nang siya po ay kasalukuyang kagagaling lang sa kanyang karamdaman. So napakalaking challenge para sa kanya talaga. At kanina, nung siya ay madaling araw na nag-live, ay minessage niya ako. So sabi niya, sir, okay na ba yung aking doon hindi niya na ibigay talaga yung full ika nga yung capacity niya dahil alam niya siguro as a singer alam niya yung kanyang capacity at may bibigay pa doon sa kanta doon. Sabi ko okay naman and of course kung ayan ang best mo nang binigay ito na yung ating ipopose pero pwede ka namang mag-ulit if you like to do a second live. Pero he decided na dahil nga siguro sa kanya nararamdaman ay hindi na siya masyadong makapag-perform ng maayos. But in general, Julius, ay natutuwa ako dahil yun nga yung iyong performance ay nakakurot sa puso. Siyempre bilang mga OFW dito sa bansang Saudi Arabia or malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay ay importante lagi sa atin na hanggat may oras o may time pa tayo ay maiparamdam natin yung pagmamahal natin doon sa ating mga mahal sa buhay especially sa ating parents or kung tayo may mga anak ay mai-deliver natin agad yan. Sa pamamagitan ng awitin mo ay naramdaman ko yung, yun nga, ang kabutihan ng iyong puso bilang isang anak na parang you don't matter anymore that this is a contest. What you would like to do is just to deliver the song with your heart in it na talagang iniaalay mo ito sa iyong mga parents kasi sila yung nagpalaki sa iyo. Kung ano man ang nakakamit mo ngayon at kung ano man yung na-achieve mo yon, it is because of your parents who nurtured you and bring you to life in this earth na ganyan, na talented. And
Well, okay. But this is a singing contest. Once again, I note natin that this is a online singing contest, which of course dahil nandito ka na sa top 5, you really deserve to be in this spot sa top 5, and congratulations to that, Julius, at sa iyong performance. Doon lang sa pinakaumpisa ng song, actually the whole song was sang naturally good, no? Doon lang sa umpisa medyo nag-alangan ka sa key, mataas agad yung pasok mo tapos saka ka bumaba. Pero na ano mo naman, na twist, na ahabol mo naman. Doon lang sa pinakaumpisa, medyo nag-alangan ka sa pasok ng iyong key. Pero yan ay mga bagay na madali lang mapag-aralan at ma-correct yung mga bagay na yan. And of course, kung siguro ikaw ay nasa maayos na karamdaman, ay ma-perform mo ito ng mas maganda. And we hope na makita ka pa namin sa, hindi lang dito sa online, kundi personally on stage performing. Do this great job kasi you do it well. Continue to sing from your heart kasi alam mo, tayong mga singer, we deliver message, not just the song. We deliver message to people, not just the song. So keep on believing in your talent, and I know that you will go places someday. God bless you, Julius. Thank you so much, po. Thank you so much, po. Wow! Ang ganda-ganda naman nung ating naring ngayon. Tunay nga sa ating bilang mga, sa inyong mga bilang mga singers, ang pinakamahalaga ay hindi lamang kami ma-entertain, kundi meron kayong ibigay sa aming mensahe. At yung mensahe ay naibigay mo naman sa puso at isipan at sa paninig ng mga nakikinig. Congratulations sa iyo. Yes. At ngayon naman, pakinggan natin ang mensahe mula sa ating judge, Sylvia De Los Santos. Hi, Julius. Hello po. I hope you are getting much, much better na. No? So, lalabas ka na pala. And well, I admire your yung spirit mo to be still be able to perform kahit may iniinda ka na sakit. Kasi alam ko yung acid reflux, it really affects the voice of a singer. In fact, you should not be singing pa nga muna eh. Dapat i-rest mo muna ang boses mo. But then, you still delivered. Okay? So, kung meron mang kakulangan sa performance mo, it is understandable because of your situation. No? So, yet in your performance, you raised me up with you. You were able to raise me up with you, no? I like the timbre of your voice and the emotion you put whenever you sing. So, I would say, Julius, that you're a soul singer, no? Your potential to be a better singer is still huge. There's still room, no? So, kung talagang seseryosohin mo ang paglago sa larang ng pag-awit, you're truly a very promising singer. So, but there are some, so lahat naman tayo, lahat ng mga sumali dito, lahat kahit ako, there is still room for me to improve my singing. Lahat tayo, hindi naman tayo tumitigil sa perfect ko na. No, it's not true. No? So lahat tayo, there remains a room for improvement. So for you, I would just like to share this, no, because I know this will help, no. So there are points to work on. Okay, but I'm also telling this not only to you but to other singers, no, because this is very important, no. So if you are going to sing English, so you have to be very careful with the diction. Okay, very very careful. Kasi lalo na kung ba English, tapos may nakikinig sa inyong mga Englishmen. So, maiintindihan ba nila? Yung mga gano'n. So, do you sound, tawag dito, like them? Yung gano'n. So, kung American ka, dapat yung pronunciation mo parang American din. I-adapt natin, no? Yung style of singing, yung pagsasalita, yung pronunciation, yung diction sa kanilang lengguahe. Gano'n. Tapos, also yung control of breath and phrasing, no?
Kasi in singing, we are not supposed to cut a word. So, do not breathe in between syllables of a word. For example, mountains, do not cut it. Kasi kaysa yung ordinaryong nagsasalita tayo, we don't say mountain. Ganon, di ba? Hindi naman tayo humihinga. So, pag kumakanta tayo, para din tayo nagsasalita kung saan tayo naturally hihinga, doon din, ganon din sa pagkanta. Okay? Hindi tayo hinga ng hinga. Yon. So, yun yung tinatawag na phrasing. So, halimbawa, sasabihin ko, quarantahan sa Jeddah. Hindi ko sasabihin quarantahan sa Jeddah. Hindi ako hinga ng hinga. Hindi pwede yun. Dapat quarantahan sa Jeddah online singing contest. Yung pa ako hihinga after singing contest. We don't say quarantahan sa Jeddah online singing contest. Oh, pangit, di ba? So, susundin mo yung natural na flow kung saan tayo dapat huminga. Yun. And then, so chopping up word is not allowed in singing, in professional singing. Okay, and then tama si Wilson, yung first four notes of the song, you changed it kasi. So for me, it sounded like a bit awkward for me kasi I know the song very well. Yung ganun. So, well, nung nagsimula ka, nung na-expect ko na ganun ang maririnig ko, iba yung narinig ko, parang, hindi ba niya? Yung ganun. So, for me, it's just you know, a bit awkward, but it's understandable in your situation, no? But then, really, ni-imagine ko nga, wow, nasa hospital pala siya, tapos kumanta siya. Na siguro ko swerte naman ng mga pasyente doon, siguro kung narinig siya, may singer na kumakanta sa hospital. Yung magang ganon. I love it. Kung okay, wow. Meron kasi akong alam na mga violinist, tapos ay nasa hospital, tapos natugtog. Kung tuwan-tuwa yung mga doktor, yung mga nurses, yung ibang pasyente na nakakarinig. So, ni-imagine kita, siguro ang dami rin natuwa kay Julius, no? Nandoon ka. So, as a whole, I congratulate you for your talent, pursue your singing, and God is with you. You are so blessed. You binigyan ka ng ganyang talent, sana palaguin mo pa. Okay? You're a great balladeer. Okay, thank you po sa inyong lahat. Thank you, maraming salamat. Bakit nawala na kayo? Hindi ko na makita yung iba. Ito, lumiit kayong bigla. Lumiit. Saan ako? Hindi ko makita ang sarili ko. Ayan. Hindi ko si Matt. Okay. Medyo nagulat lang ako kasi hindi ko nakita ang sarili ko. Hindi ako sanay na hindi nakita aking sarili. Yay. Okay, ngayon po talaga na mo pong napakinggan po natin ang mensahe ng ating pong mga magagaling po natin mga horado. Mamaya po, ipopost namin itong yung mga komentaryo po nila. At ano po about yung po sa inyo, may kanya-kanya kayong komentaryo, may kanya-kanya kayong saloobin patungkol sa performance nila. Pwede naman po, pwede kayong mag-post doon sa kanyang mga sa comment box po natin. Nakapost po nila. Aking po paalala po sa inyo, wala pong, iwasan po natin yung mga bashers kung ayaw po nyo sa mga singers. Dapat po, wala po tayong mga ganoong mga negatibong magiging comment po sa kanila. Sapagkat alam po natin na pumasok sila sa top 5 pong ito, sapagkat magagaling na po sila, mahusay po sila. Niniwala po ako doon. At sa puso ko, talagang silang lima, karapat dapat talaga sila na pumasok sa top 5. At ngayon po, hihintay na lamang natin sa Friday kung sino ba ang tatanghaling kauna-unahang kampiyon ng kwarantahan sa Jeddah Online Singing Contest, The Voice of OCL Season 1. Maray pong salamat at sa pagkatong pong ito, Tito Benny Legazpi, meron ba kayong nais sabihin muli? Thank you, Chairman Mar. Alam mo, gusto ko na rin mag-aral kumanta. Ang dami kong natutunan mga tips kay Ma'am Sylvia at sa kay Ka Wilson. Alam mo, napapa-thumbs up ako kasi para bang ganun pala yun. Kailangan palang ganun. So, ang dami kong natutunan ngayon, Chairman Mar, Ma'am Sylvia, Ka Wilson. Of course, sa mga singers natin, maraming salamat sa pag-share ng inyong mga talent. Sana hindi nga ito ngayong katapusan. Ito lang po yung simula. Thank you, Chairman Mar, and back to you. Yeah, okay. Wala po si ating pong consul,
Genesa po natin yung answer po nating Morado. Meron ko bang naisabihin? Ay, Mauricia. Mauricia. Pasok! Sige. Muli po, advance congratulations sa lahat ng ating mga contenders at ipinapaabot ko rin po ang aking pasasalamat sa lahat ng ating mga kurado na natili sa atin mula pa noong elimination hanggang ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyo at sana po patuloy nyo kaming susuportahan sa lahat ng aming mga gawain dito sa online ng ating mga ng ang OCL. At muli po maraming maraming salamat sa lahat ng mga audience na sumuporta sa lahat ng mga contenders, sa lahat ng mga bumoto sa kanila at lalong-lalo na dito sa natitirang lima na mga finalists dito sa ating kwarantahan dito sa Jeddah. Muli po maraming maraming salamat. God bless us all. Keep safe everyone. Back to you, Marpa. Okay, sabagado pong ito ay po pinapadam sa inyo. Nang online voting ay magsisimula mamayang 11:59 ng gabi. Isabihin, pagtuktong ng alas 12, simula na ang inyong voting. Kaya kinakailangan, iboto nila kung sino gusto ninyong manalo bilang kauna-unahang The Voice of OCL. Maraming salamat sa inyo lahat. Ito pong muli si Marpar Jr. Ang, sabi nila, napaka-poging host. Hindi po mas po may sabi nyo. Sino po may sabi? Anak ko na rin po. Sige po. Ayos. Sa inyo lahat. Makita-kita po muna tayo sa ating susunod na mga proyekto. Nawa, suportahan niyo pa rin po kami. Thank you and God bless you all. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. 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 Paano mag-leave? Una. Stop here. Okay. Maraming thank you. Maraming salamat.